dumayo pa talaga ako ng Batangas para mag-ukay. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga pinamili ko. As a person na mahilig mag-ukay, talagang nung sinabi sa akin na may ukay yan dito, chef. Ay nako, talagang habi ko pagkatapos ng workshop, puntahan natin, please. Ito nga yung pinakamalaking nabili ko sa ukayan dun sa Batangas. Chopping board siya na makapal, na mahaba, table size na talaga. Before, nakakita na ako nito. Nagtanong ako, nag-inquire ako kung magkano. Yung maliit lang na table, napakamahal be, sobra. Papakustomize kasi yung ganito, pero overseas pa, ipapadala pa dito. Yung mga ganito kakapal, ay nako, yung parang maliit lang, yung pang chopping board lang talaga, pumapatak na namang nasa 4 to 5K. Yung ganitong size, imagine nyo kung magiging magkano siya. Ang galing ko talagang tatantya sa mata. Isipin nyo, maraming ganito kasi doon. Sabi ko, itong mahabang to, sakto dun sa lamesa kong kahoy. Meron pa siyang mga mancha. Gusto ko talaga maging maputi, kaya sinander ko na din. Malinis naman siya, makinis siya nung binili namin. Pero yun nga, meron siyang mga paltak-paltak pa ng dumi, kaya kailangan talagang linisin. Maganda kasi itong gamitin sa dough, lalo na pag magkakat ka ng croissant, ng mga laminated pastry, kasi lumalamig siya. Sabi ko sa inyo, diba before, mahilig akong manood ng mga bakery vlog sa Japan, yung mga lamesa nila may mga ganito. Kaya sabi ko, pag nakakita ko, bibili talaga ako. Hindi nga lang ito yung nabili ko sa ukay, meron pa. So, di ba sabi sa inyo, gustong-gusto ko yung mga ganitong pakahoy. So, nabili ko to for 50 pesos each. Dadalawa na nga lang, kaya dalawa lang nabili ko. Tapos, ito, makapal siya, pero tray din, bread tray din. 100 pesos each. So, okay na din, pero ang ganda oh. Ang cute. Tatlo. Then, ito naman, nabili ko siya, makakapal. Low pan. Actually, madaming ganito doon. Meron pa yung pa-oval. Pero hindi ko nabinili kasi mahal. Nabili ko to for, ano nila eh, 150 to binibenta. Pero tinawaran ko. Tinawaran namin ni Adona. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pieces. Nabili ko for 1, 2. Kung magkano pumapatak yun. So, anyways, maganda siya, makakapal. And ganito, may gusto kasi akong gawin dito sa ganitong size ng loaf pan. Ang ganda. Magkano to sa ano? Magkano to pag binili mo ng brand new? And malinis pa naman siya. Oh. Maayos pa. Tapos, etong pulang timba. Halo na to. Ito ay taco molder. Hindi ko pa ito nahugasan kasi pagdating ko kahapon, sobrang pagod talaga. Taco molder, pagka mold mo sa tacos, lalagay mo dyan para magkorte siyang tacos. Yun, 100 pesos each. O, 100 pesos. Hindi ko na natawaran. Kasi ito, ako'y tawan-tawa, pasensya na po doon sa nagbebenta. Ang ganda kasi, natutuwa kasi ako, ang laki. Basta ganito yung gusto kong tongs. Kaya ako nung may mga ganon-ganon. Ito, 100 pesos each. Sabi ko, pwede bang 80 na lang? Ay, hindi pwedeng 80, pero bibigyan nila kita ng freebies. 100 pesos na lang daw dalawa. Sabi ko, ay sige po. Para nasa isip ko, kaya yun. Pinigay niya pa lang mas mababa pa doon sa tawad ko. Pero anyways, thank you po. So, dumayo tayo ng Batangas. Talagang pinush ko yung Batangas. Pinuntahan ko para lang makapag-ukay. Tapos, ito ay, nabili ko 50. Yan, ang cute kasi. Wala naman akong pagagamitin sa kanya, pero maganda din pang salok-salok. Wala na, nakakita lang talaga ako. Mahilig tayong bumili ng mga hindi natin kailangan. Tapos, rolling pin, 30 pesos each. Marami na akong ganito, pero gasino na yung 30 pesos. Tapos, ito, brush to, binantuan ko na to ng magdamag. Binantuan ko na mainit na tubig kasi nugasan, paulit-ulit. So, ganyan yan. Hindi pa natutuyo. Nabili ko to 20 pesos each. Alam nyo kasi, yung mga pastry brush na nabibili, mabilis siyang maag-ag yung natatanggal na yung mga ano. Pero ito, hindi. Kaya maganda tong pang egg wash. Tapos pino siya. So, pagka nakakakita ako nito sa ukay, bumibili talaga ako. Basta, lilinisin nyo lang talaga ng todo. Eh, magagamit nyo naman siya. Pero ito, kulang pa. Babantuan ko pa to ng mga ilang beses sa mainit na tubig. Maganda to. Sabi niya, 80. Sabi ko, 50 na lang. Maliit naman. Sabi niya, hindi pwede. Bibigyan na lang kita ng freebie. Sabi ko, sige, ito na lang.
So, pumayag siya ng 80, dalawa. Ang cute nito, ang liit. Meron pa ito, 20 pesos each. Wala lang, natuwala ko sa kanya kasi metal, stainless, di matibay. Tapos ito, 20 pesos each din, pampalaman naman to. So, ang cute. Timba, wala namang pagkagamitan pero nakita lang talaga ako sa kanya. Medyo mahal na bili ko, hindi ko alam. Nabili ko ito for 400 pesos. Nung nandito na sa bahay, napaisip ako, ano yung ba ito? Ang laki ng ukayan doon, sobrang laki. And meron sila mga stainless table. Pero hindi na ako bumili kasi ito pa lang, nahihiyan ako doon sa driver kay Sir James. Sabi ko, Sir James, okay lang ba? Kasi nasa ulo na namin ito. Ay, oo, 400 ang bili ko dito. Ano ko, ba't binili ko ito? Ang cute lang. Itong table na to, alam nyo, mahal to. Naghanap ako nito before, pinapakustomize siya sa lamesa na gagamitin mo. And yung ganito kakapal, sobrang mahal. Maabot ng mga 30, ganun. Nabili ko to for unang presyo, 6,500. Tapos tinawaran namin ang tinawaran. Maraming ganito doon. Natawaran ko siya ng 4K. Hindi na rin masama kasi masarap ditong mag-laminate. Kasi malamig siya, lumalamig din siya. Hindi naman kasing lamig ng marble, pero lumalamig siya. So, try niyo pumunta doon. Limot ko yung pangalan ng ukay. Tatanong ko mamaya, tapos comment ko na lang. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.